Tumayo po tayo. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio ng Antioquia, ang kadakilaang dito'y nakamit ay magpalakas nawa ang aming loob palagi sa bawat saglit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ay maliwanag
na inihahayag ng mga bagay na di ginagawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at malimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal ng talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa bagumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Tumayo po tayo. Alleluia. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating ninolong. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo
ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ay siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Ignacio ng Antioquia, isang obispong martir. Sila yung matatawag nating ikalawang henerasyon ng mga Kristiyano na mga tinuruan ng mga apostol. At si San Ignacio, nung siya'y dadalhin sa Roma, sapagat siya'y nahatulang mamatay, alam niya na yung kanyang paglalakbay, ang kanyang huling paglalakbay sa buhay. Alam niya na sa hantungan ng paglalakbay, ang kanyang harapin ay kamatayan. Siya'y pinalapa sa mga mababangis na hayop. Ngunit sa paglalakbay na iyon, doon pa siya lalong naging mabunga sapagkat may sinulat siyang mga liham sa mga Kristiyano. At sa mga liham na ito, patuloy niyang tinuturuan ng mga Kristiyano, lalo na tungkol sa mga sakramento, lalo na sa pagkakaisa ng simbahan at sa pamumuno ng obispo. Naging mabunga ang kanyang huling paglalakbay. Siguro kung tayo yon, alam mo na patungo ka na sa kamatayan mo, madedepress ka na lang o baka halos mabaliw ka o kung ano-ano na lang naiisip mo. Sabi nga, ang isang tao, kapag dumadaan sa matinding pagsubok, doon lumilitaw ang tunay niyang pagkatao. Ang isang tao, pag nagigipit, naiipit, doon lumalabas ang tunay na nasa loob. At ipinakita, pinatunayan na ni San Ignacio na kung papaano siya nagtitiwala sa Panginoon sa panahon ng kaginhawahan, sa panahon ng kaayusan, ganun pa rin ang kanyang pagtitiwala, pananalig sa panahon ng pagsubok. Kung gaano siya mabait, bukas palad, mahinahon sa panahon ng kaayusan, ganun pa rin siya sa panahon na may unos sa buhay. Dito makita natin lumalapat kung ano ang nasa loob at nasa labas. Ito rin ang nais tukuyin ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo natin ngayon. Kung mapapansin ninyo, ay galit si Jesus Nazareno sa Ebanghelyo. Hindi natin siguro sukat mawari, masabi niya, mga hangal. Birin niyo, no? Nagagalit si Jesus Nazareno. Napasabi tuloy siyang mga hangal. At kung mapapansin natin sa Ebanghelyo, ang kadalasang ikinagagalit
ni Jesus Nazareno ay ang mga taong iba ang loob sa labas. Lahat naman tayo, minsan naiiba yung loob at labas. Aminin natin yun. Pero ang ikinagagalit ni Jesus Nazareno ay yung mga taong sinasadyang tunay ang pagkakaiba ng loob at labas, nagkukunwari. Iba po yung nagkukunwari sa mahina, sa nagkakasala paminsan-minsan. Yung nagkukunwari, hindi na siya alintana na sa isang saglit, mukhang banal na banal, sa isang saglit naman, parang mabangis na aso. Yung mapagkunwari, hindi alintana sa kanya ang daling magsabi ng papuri sa Diyos. Sa isang saglit, kay lutong naman magmura at magsinungaling. Alam niya na hindi magkalapat ang loob at labas at hindi siya nababahala. Yun po, doon nababahala si Jesus Nazareno sa mga ganun tao. At yun yung gustong-gusto niyang, hindi naman talaga kagalitan eh. Yun ang gusto-gusto niyang iligtas. Kaya sila yung mga taong paulit-ulit niyang pinapaalalahanan. Alam niyo mga kapatid, pag minsan pakiramdam natin, kinukonsyensya tayo lagi, pinaparinggan tayo lagi, kinukurot ang ating budi. Isipin niyo, hindi lang kayo kinagagalitan ng Diyos, nilalambing kayo ng Diyos. Gusto ng Diyos magbago tayo. Kasi gusto ng Diyos, maligtas tayo. Ayaw niya tayo mapahamak. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Hindi maiiwasan na paminsan-minsan naiiba yung loob sa labas. May kahinaan tayong lahat. Pero sana, pag napansin nating naiiba na yung loob sa labas, nalulungkot tayo. Nagsisisi tayo. Nagsusumikap tayo. Huwag na huwag sanang dumating ang panahon, hindi na tayo nababahala. Kaya nga, di ba may tawag doon, manhid na. Namamanhid na tayo. Hindi na tayo nasasaktan na iba yung loob at labas. Nasasanay na tayo. Umaarte na lang tayo. Nagiging mapag-imbabaw na lang tayo. Huwag po. Kaya tayo dumudulog kay Jesus Nazareno upang tulungan tayo sa pagsusumikap natin mailapat, maitapat, gawing tugma ang nasa loob at ang nasa labas. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, maging tapat tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Tumayo po tayo. Mga kapatid, mula sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating tugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu.
ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod na walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming daan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo yung bayan, tanggapit iyong baspasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan. Siya'y kapanaling naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, San Ignacio ng Antioquia, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan kami mapagkunwari. Kung minsan hindi kami tapat. Kung minsan hinayaan namin mangibabaw ang kasalanan sa aming buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, thy joy of my heart. Announcement.
available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay ngayong kapanganakan ni San Ignacio ng Antioquia sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at pagdidinis ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Huwag nawang dumating ang sandali na hindi na tayo nababahala na magkaiba ang panloob at panglabas ng ating buhay. Magbalik loob tayo, maging tapat tayo. Yan ang nais ni Jesus Nazareno. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at katapatan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aaral mo ang amin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.
namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno.